Hello, good day. Maganda sa inyo lahat. This is Maritime E-Reader Journal Session 0028. So, i-discuss ko lang kung ano yung nangyari sa akin on this entry. So, just journal entry. So, sinulat ko na rin dito sa iPad ko kung ano yung ano, yung nangyari sa akin. So, yung i-report ko. So, hindi ko makalimutan. So, at least ma-discuss ko at mailagay ko dito. So, una, ang nangyari sa akin ay yung ano, yung flight ko sa Asian Airlines, yung OC 74, medyo masasabi natin na nakakahilo. Medyo maalog siya at ma-turbulence. Parang sabihin na natin na ang piloto ay para siya nagda-drive ng ano, washing machine sa ere. Yun, this is the first time na nahilo ko out of 11 years sa pagsakay ko ng eroplano dahil doon sa turbulence, as in gumaganon-ganon yung eroplano. So, yun, medyo sabihin natin hindi talaga ako komportable. So, buti na lang yung ano ng ano, biyahe dito from Pilipinas to Korea is just roughly alos 3 hours lang. Yun. Also, aside from which, i-report ko lang din na yung regards ko doon sa airport, nagkaroon ako ng ano, konting problema regarding sa airport security sa Pilipinas. In the sense na yung ano, turns out kasi nung nilagay sa x-ray machine yung mga gamit ko na electronics, parang memo ata dito na bawal yung mga electronic gadgets sa loob ng ano, check-in baggage. So, ang resulta, yung mga electronic na gamit ko, like mga ganitong klase, kailangan kong ilagay doon sa backpack ko dito. Sa ano, ang problema, bumigat naman yung backpack ko. Sa sobrang bigat, yun nga, sa sobrang bigat, yung rucksack ko, nasira yung isang strap, which is, I think, up to now, ayusin ko pa. Kasi napatid siya. Kung titingnan mo, ito, nasira siya ito. Ito, dapat nakakonekta siya dito. Kaso, napatid siya. So, ang isang strap ko, tanggal. So, I think you should see. So, yun. Yun eh, pinakita ko lang kung ano yung sira nung ano ko. Nung rucksack ko. So, yun. Kailangan ko pa i-repair yun. Probably, tatahiin ko pa yun by ano. Siguro mga tatahiin ko siya probably siguro maya-maya na lang siguro pagkatapos nitong vlog na to, just to repair. Okay, yan, medyo maayos ko na. Meron pa rin yung ano. So, yun, isa sa sobrang bigat niya na yung balance niya na napigta. So, buti na lang meron pa ako na isang ano. Meron pa akong isang strap dito sa kanan. So, inisling ko na lang siya para at least maano. Batawag dito. Inisling ko na lang siya para kikerry yung bigat. Pero mabigat siya sobra kasi lahat ng electronics ko nilagay dun eh. So anyway, yun naman. At least nasolve yung problem ko sa bigat ng luggage ko. Nung kahapon, namumblema ako sa bigat nito. Halos, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung 20s na bigat. Pero ngayon, nasolve siya kasi nilagay yung mga electronics ko dito. Ang problema, yun nga, nasira yung bag ko. Yun. Now, nung dumating ako, immediately sa, ano, dito sa, ano, airport sa Korea, yung mga Korean authorities, naglagay sila ng parang app, may pina-install na app. Yung app na yun, para siyang tracer app kung, ano, isipin mo, GPS locator siya, pina-install sa inyo sa airport. Pina-install sa amin sa airport, yung app na yon. So, basically, cellphone kasi gamit ko ngayon eh, itong, ano, sa pagre-record eh. Itong cellphone na to, itong nakikita nyo to ngayon, ito, yan. Ano yan, meron siyang tracing apps, parang nilagyan ng South Korean quarantine officials ng ano, app para parang tracer, yun nga, GPS, para makita kung saan ka lugar. Siguro hindi nila alam na ang mga cellphones sa Pilipinas eh, may SIM. Tanggalin mo lang ang SIM eh, wala na yung tracing. Siguro sa South Korean, full yung phone eh, walang SIM. Pero any case, yun nga, in every sense of the word, tinitrace nila tayo.
Parang required sa kanila sa quarantine kasi given nga sa pandemic. So, hindi mo pwedeng tanggalin tong apps na to, na tracing tong apps na to, kasi magkakaroon ka ng problems, of course, sa authorities. And I think may violation sila na nilaid out dito sa paperwork na sinabi nila dito. Basta ang sinabi nila, let me guess. Tingnan, may sinabi silang rules dito eh, about sa paperwork eh. Yan, at least nang hindi makaano yung ano ilaw. May sinabi sila sa paperwork dito na kung sino man ang magva-violate nun ng kanilang tracing app or magbabayad ng violation of quarantine ito, including heavy facility without permission, you may be sentenced up to a year in prison or fined up to 10 million won in accordance with Article 39 of Quarantine Act of Article 793 of Infectious Disease Control and Prevention Act, yung nasabi dito. For foreign nationals, specifically sinabi nila dito, yan, binigyan nila ako ng handouts, yan, you can check. Now, yung handouts dito, kung sakali na ang foreign nationals violating quarantine regulations, they may be deported under Article 46 of the Immigration Act and may be banned from re-entry under Article 11 of the Act. So, yun ang sabi sa amin. Of course, hindi nila masabi ng English, pero parang in-state out nila sa paper. Which, alam naman natin ang typical Koreans is not very good when it comes to English. Bibihira pa rin ang Koreans na, ano, na yun nga, conversation na lang English. Although some of them nakakaintindihan, ha, kapag salita ng English, nahihirapan pa rin sila up to now na mag you know, magsalita ng English. Parang similar sila ngayon sa level ng parang similar sila sa level ngayon kung paano magsalita ang isang typical na Pilipino ng English. So, anyway, yun, niligyan kami ng app. So, okay, just binabasa ko lang, just give me a moment kasi vlog naman to. So currently, ang ano, ang quarantine facility na na-hold up ako, ay hindi naman hold up, how do you call this? Naka-hold ako dito sa quarantine facility na to. Ang pangalan nito is Marina Bay, somewhere located siya sa Incheon, ano eh, Incheon, Korea. Now, speaking wise, yung ano, accommodations dito sa ano, sa Marina Bay, medyo hindi siya ganun kaspasyo. I think I've already pinakita ko yun sa ano, sa isa kong vlogs. Pero kung sakali na hindi nyo pa rin ano, bibigyan ko yung idea. So, ganito siya ka hindi ganun kaspasyo. So, as you can see, maliit lang ang space na kinocover niya. Sa quarantine, hindi siya ganun kaspasyo katulad sa say ng ano, ng quarantine site sa Manila. Actually, ang quarantine site sa Manila is mas spasyo kasi given na hotel nga sila, which is used, of course, alam naman natin, for tourism. Ngayon, parang sinasabi kasi dito na itong ano na to, hindi daw to ano eh. Well, I think kung ano naman to eh, hotel din to eh, pero sinasabi nila, this is a quarantine facility and not a hotel. Pero, I don't know. So, yun nga, medyo hindi sila ganun kaspasyo. Probably sa ano nila, architectural design siguro nila sa mga kwarto na medyo, space conservation, kung tawagin yung ano, architectural design na ganun eh. Which is typically sa Japan, ganun din. As in, maliliit yung kwarto nila. Koreans, medyo in between. Hindi siya kasing lumag katulad sa Philippines at hindi rin siya kasing sikip katulad sa Japan. So, yon. Hindi siya ganun kaspasyo, like I said. Tsaka one more thing, yung facility dito, explicitly sinabi nila na itong facility nito is a quarantine facility and not a hotel. So, point taken, which means ang sinasabi nila, walang room service. For sure, magtsaga ka. Kung ikaw isang, ano, isang naka-quarantine dito, magtsaga ka sa rasyon na bibigyan nila pagkain. Hindi ka pwedeng umorder sa room service kung hindi mo type yung lasa nila. And by the way, yung binibigyan nilang food nila dito is Korean.
Korean ang flavor na binibigay. So basically, alam nyo na pagka Korean food, it's mostly maanghang. Ngayon, kung I guess mahilig ka sa mga maanghang, then this is a good way para sa ano mo, sa food mo. Pero such as myself, hindi ko feel yung mga maanghang na ano, na pagkain. Eh, definitely medyo may hirapan ako ng konti sa pagkain. So, as kung ikukumpara natin sila sa isang ano, yung quarantine facility dito sa Korea, sa Pilipinas, masasabi natin na ang, you know, hospitality sa ano, Philippine quarantine facilities, yung mga hotel, I still go for them kasi yung spasyo nila maluwag, pangalawa may room service, kung hindi mo type yung pagkain. And be honest, in between the two, itong quarantine facility na to at yung quarantine facility ko sa Manila, I still go yung quarantine facility ko sa Manila kasi bukod na sa mas spacious yung lugar, yun nga, yung food pwede ako mag-room service kung hindi ko type, pwede ako mag-order ng cola. Para ka lang talaga nag-hotel pero hindi ka pwede nasa, ano, hindi ka pwedeng nasa labas. So, which is, yun nga, medyo kakaiba dito kasi... you know, considering this is a hotel, it functions as a hotel, pero ginigit nila quarantine facility daw to first before a hotel. Compared sa Manila, parang kabaligtaran, it's a hotel first before a quarantine facility, and kinonvert lang natin to parang given sa circumstances. But still, yung mga functions ng isang hotel is still existing pa rin sa Pilipinas, like room service, well, except yung laundry kasi... They explicitly said ba ano na close ang kanilang laundry shop. So yun, ang problema lang sa internet na quarantine facility, yung internet nila mahina. Pero I think it is more of a problem regarding ano talaga eh, kasi alam naman natin sa Pilipinas mahina ang internet speed. Mabilis na pagka 4 megabytes ang speed. Now, I tested din, I had the time testing yung internet speed sa ano, sa internet sa quarantine facility ko doon sa Manila. Ang speed nila i-download is 15 megabytes, ang samantalang upload speed nila is as low as 3 megabytes. So, may hirapan ka talaga sa upload. So, yon, medyo maanghang yung pagkain dito sa quarantine facility dito sa Korea. Now, I still have to clarify as well na ang ano, ang Korean quarantine is based sa memo nila dito. Like I said before, doon sa isa kong blog. Ang quarantine nila ay sinasabi nila dito sa paper na to na 14 days daw ang quarantine. So, which is roughly 2 weeks compared sa Manila na halos 10 days lang, 11 days. Inabot kasi kami ng 11, 12 days because nagkaroon lang ng konting delays. Pero dito, sinasabi nila sa Korea, 14 days minimum. And ikaw 15 day pwede ka na mag-out, pero ang quarantine talaga na minimum nila dito is 14 days. So yon. Pero I'm still verifying kasi sa sitwasyon naman namin kasi papasok ang barko daw or at least darating ang barko arrival sa Korea is August 5, which is roughly 2 to 3 days from now on making this video. Darating ang barko namin na designated talaga. Ngayon, I'm not exactly sure kung talagang ipako-complete to talaga ng, ano, ng government dito ng Korea ang 14 days before kami mag-join doon sa barko na yon, na talagang 14 days pa kami talaga stuck dito, or they could eventually babaan nila. Which also leads me to one mistake din, kasi akala ko noon, nung isa kong blog na, ano, na akala ko ang, batawag dito, akala ko kasi na katulad nung similar ng joining dito is katulad sa Singapore. Bali ang quarantine na lang iniisip ko noon dati na nabasa ko sa email dito sa computer na to na ang quarantine lang namin sa Pilipinas is 11 days tapos na pagdating namin sa South Korea dire-diretso na kami from airport to barko. Wala nang pahinga yon, diretso na ano. From the looks of it, given sa situation nito, mukhang magka-quarantine pa kami. Kasi nangyari sa akin naman noon, nung last December ko sa Singapore, dire-diretso kami from Singapore, dire-diretso kami sa airport, hindi na kami pinastay o pinahotel, basta they want us out of the country as soon as the possible. So I was thinking or was under the impression na baka ganun din ang sitwasyon. But it turns out, as you could see, medyo kakaiba. You know, as nakikita nyo pa, gumagawa pa ako ng vlogs ngayon kasi nasa quarantine facility ako. So, yun.
I'm not exactly sure. I'm still verifying kung 14 days talaga dito kami mananatili sa ano sa quarantine dito sa South Korea. Also, idadagdag ko din na out of 11 na on-joiners kami, siyam lang yung so far present ngayon dito sa ano namin, sa dito sa quarantine hotel dito sa Korea. Now, I'm not exactly sure kung anong nangyari doon sa ano, sa isa pa. Kasi yung dalawang kadete, ang alam ko, na-canceled last minute. Considering nandun na sila sa quarantine, ano. Considering nasa quarantine, ano na sila, quarantine, dito sa hotel yung pinag-ano namin, pinag-quarantine na namin sa quarantine facility. So, para in the middle ng ika-ninth day na kanyang quarantine, pina-pull out siya. O yung dalawa, yung deck cadet tsaka engine cadet. Oh, sorry. Yun. Ngayon, yung isa, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero ang lumabas nung nag-results lang kami, siyam lang ang meron dito na for clearance. Sa, ba tawag dito? Clearance ng sa swab test na pwede na kami mag-flight. So, yun. Including ako doon sa siyam na yun. So I'm not sure, I'm still clarifying kung ano din nangyari, bakit missing pa yung ano isa. And also, may dagdag ko na rin, doon sa siyam na ano, I was tatlo doon sa, doon sa tatlong, I mean sa walong kasama ko, kasi ikasyam ako, sa walong kasama ko, tatlo doon ang dati ko na nakasama sa barko, which okay naman sila, to be honest, hindi naman sila balasubas. I could vouch na okay sila at matino. However, ito yung problem na inisip ko kasi since may nakakilala sa akin, ay parang mas preference ko pa rin na total strangers talaga. As in, bago yung crew, ay parang hindi ko type na, alam mo yun, recycled yung mga nakakakilala sa akin. But anyway, it's something na hindi ko naman makokontrol kasi company naman talaga nagre-reshuffle niyan. So, as long as, syempre, same na principal ako at same na company, there is still always a likely possibility na ma-encounter ko yung mga dati kong co-workers. Although slim, there is still a possibility. It's not total zero. So, for this case, tatlo doon ang dati kong four workers na maka-encounter ko ngayon. Which, unavoidable naman talaga. Anyway, supposedly, yun nga, dinagdag ko na nga dati sa, sinamination ko na dati ko sa blog ko na dito sa entries na nagpapa-transfer ako, pero yun nga, yung management ng ano ko, company ko or employer ko did not agree sa aking ano request and umabot pa sa punto nagkaroon kami ng heated conversations at kailangan ko pa makipagtalo sa kanya. So yun, nag-end up ako ngayon dito sa principal na to and I hope... I think, to be honest, baka ito na rin ang ano ko, last contract ko sa company na to before probably lumipat ako na ibang company. But of course, hindi pa ako, hindi pa to konkreto kasi at early these stages, di ba? Mag-umpisa pa lang ako ng sakay ko. So probably magmamaterialize to talaga yung final decision ko once na matapos ko na tong ano to, tong kontrata na to. So yun. Also, one more thing na maidagdag ko na rin, given na okay naman tong room na to, I think mas napag-isip-isip ko doon na ano, kunin ko anything na useful inside sa room na to and getting ko or probably store up ko yung body wash or ano, yung mga shampoo. Now, ang tanong, paano ko ilalagay itong ganitong kalaking laman nito sa loob ng bagahe ko nang hindi ko kinukuha to? Kasi pag kinuha ko to, obviously ang lalabas noon sa authorities is stealing, di ba? Ngayon, ang gagawin ko lang siguro, ngayon buti na lang nakaisip ako ng idea. Kasi habang kumakain ako, napansin ko na inisyuan ako ng bote na ganito. Mineral water na ganito. So sa pagkain, so ang plano ko, i-transfer ko yung laman nito dito. Kasi yun nga. Kasi kung ito, mawawala, obviously, lalabas no, nakumuha ako ng ano, na items. However, kung kinuha ko naman yung loob nito, hindi naman nila masasabi na ano ko, na kinuha ko, you know, kinuha ko yung loob nito. Maring masabi lang nila na ginamit ko ng husto hanggang madrain tong ano na to. Point here is, kailangan ko itatransfer ko na lang yung laman nito dito sa bottle na to. Sa mga ito sa mga shampoo or ano. Ngayon ano ang dahilan kung bakit kailangan kong i-transfer yung laman nito para dito at bakit ko kailangan talaga itong laman nito in the first place? Well, isa lang ang sagot dyan, to be honest. Now, pag nagbabarko ka, malaki ang posibilidad na ang barkong ma-encounter mo is walang supply o hindi nagbibigay ng enough supply.
Now, on my case, I have encountered several na ano na na barko na hindi sabihin na nating hindi nagbibigay ng talagang toiletries, enough toiletries para sa crew. Naranasan ko na rin na bigyan ako sa halimbawa, just an example, naranasan ko na ano, binigyan ako ng isang sabon lang, isang bareta ng sabon na ganito kalaki, ganito kaliit lang, at kailangan ko pagtiyagaan yon sa isang buwan. Na yun lang ang supply na ibibigay nila, nothing more. So, which is problema, di ba? Considering kayo sa lupa, naliligo tayo, minsan nakakadalawa, apat tayo na bareta ng sabon, na washing soap or bathing soap sa loob ng isang buwan. Ngayon, given na may lack of resources sa barko, mas mabuti na yung mga supplies na ganito na available na sa hotel, kunin ko na para pagdating ko sa barko, at least halimbawa itong mga ganito meron na ako, at least palagay ko tatagal to sa akin ng at least 2 to 3 months, maybe 4 months para maubos ko lahat ng laman nito. So isipin mo, sa loob ng 4 months, meron ka na ang ano, meron hindi mo na problema ang sabon at yung basic toiletries na yon. Kahit mag-issue sila or not, at least meron kang sabon na pampapaligo mo at readily available. Well, total naman, nasa Korea na ako, hindi na naman required na wala nang limit sa ano, sa bigat, kasi ang limit lang ng bigat ay sa airport at kailangan ko yung para hindi ako mag-overweight. Pero since nandito na ako sa destination, practically pwede ko na siyang lagyan ng mabibigat ng bagay yung maleta ko. So pwede na ako mag-ipon ng mga laman nito, yung kunin ko yung laman nito, ilagay ko na lang dito at ilagay ko doon sa ano ko, sa yun nga, sa bagay ko. So pretty simple, right? So, yun. Yun ang rason kasi lack of resources. Ngayon, itong ano na to, principal ko na to, specifically, okay naman siya pero to be honest, naliliitan ako sa dalawang issue ng sabon per month eh. So, alam naman natin sa pagbabarko, kadalasan yung barko, hindi sila nagbibigay ng toiletries, bibihira na sapat talaga. May iba mga barko nga dyan, to be honest, yung mga Greek ships o Greek principal, halos may times talaga na hindi sila magbigay. As in, I don't know, hindi ko alam kung anong pero notorious sa mga Greek principal sa mga ganyan eh, sa mga sobrang katipiran na, you know, hindi nila binibigay yung ano, yung, yun nga, mga basic necessities. At yung ibang mga Greek ships pa nga, wala nga bond store kung saan makakabili ka ng mga ganun dapat na ba sabon. So basically, walang bond store. Typically talagang para kang nasa camping ang itsura nun. Kailangan may survival skills ka. Ngayon, in my case, fortunately, meron silang ganito, which I will drain later on at ilalagay ko siya dito sa bottle. So, yun. Also, another thing na masasabi ko na kukunin ko na idea, sorry, you can have any impressions on me, pero I will still go yung necessity over the impressions. Kaya, yun. Also, yung thermometer nila, na in-issue nila, papalitan ko, ilalagay ko. Well, hindi ko naman kukuni, parang papalitan ko lang. Ito yung in-issue sa akin ng company, kaso low battery. Yun na lang ilalagay ko dito at yun yung iiwan para magmukhang meron yan na ano, na hindi ko kinuha kasi itong magiging ano. So, yung bago, ilalagay ko na lang doon sa first aid box ko. So, papalitan ko sa madaling salita. Hindi ko naman kukunin, pero papalitan. Para magkaiba yun. Yung kuha, kinuha mo nang hindi mo pinalitan yung talaga ano. Pero ito, pinalitan ko. Pero pinalitan ko yung pangit at sira na ano. Survival tips lang sa madaling salita. Alam mo naman sa barko kasi minsan there are lack of supplies na hindi available sa barko. Na available lang sa lupa. At pag nandun ka sa barko, there is no guarantee na makakakuha ka ng supplies anytime soon. Especially mga supplies na kailangan mo. So, you may judge me, I don't really care. It's part na kailangan prepared ka sa barko. And part of it is kailangan kunin mo kung ano, anything useful sa environment mo. Or in my case, anything useful dito sa matawag dito? Dito sa facility na to, which is yung sabon, toothpaste. Yeah, kakailanganin ko talaga yon. So, ano pa ba ang re-report ko? Okay, so, yun nga. So, anong mangyayari? Ngayon, since it's 2 weeks naman dito, I do have enough time para mag-set ng mga ano, kung ano-anong gagawin ko. And definitely, hindi ako mabo-boring sa loob ng 2 weeks kasi marami akong gagawin. Isa na dito yung pag-i-edit ng videos and such. So,
yun nga, I think i-continue ko muna sa loob ng 2 weeks nito yung recorded game PlayStation ko sa isang ano video games na nilalaro ko yung ano Stellaris. So, pwede naman capable naman yung computer ko na mag-record ng mga gameplay sessions. So, I'm not gonna be bored for 2 weeks. Which natatawa ko kasi mga kasama ko dito, yung 8, is nagre-reklamo na na mahirap nga naman na nakakulong lang sila sa isang kwarto. Well, definitely tama naman sila. Mahirap nga nakakulong sa isang kwarto kung wala kang gagawin. Pero kung marami kang gagawin, I think medyo sasabihin natin kulang pa yung 2 linggo na pagkulong. So, yun, I guess yun na lang muna ang iyaano ko sa report ko at napahaba na ako for 25 minutes ng carry report. And thank you very much for watching this video. So, I guess yun lang ang mare-report ko. So, this is Maritime Aviator Blog Journal Session 0028. This is Terrence, the student pilot. Have a great day and see you around next time.